Maligayang pagdalaw mga tol, pag-usapan natin ngayon itong tinaguriang Japanese monster at hari ng bantamweight na mapapalaban sa Japan. Salamat sa inyong pagbabalik mga kaboxing dito sa A3 Boxing TV. Kung ngayon ka lang napadpad sa ating channel na puno ng bakbakan, paklik na lang ang subscribe button, bell icon at all para lagi kang updated sa mga bago nating uploads araw-araw. Magtatanggol si Naoya Inoue laban kay Aran Dipain ngayong December 14 sa Japan. Ang IBF, WBA at The Ring Bantamweight Champion na si Naoya Monster Inoue may 21 wins walang talo at may 18 knockouts ay gagawa ng voluntaryong depensa laban sa number 6 IBF na si Aran Dipain na may 12 wins, 2 losses at may 11 knockouts sa ika-14 ng Disyembre sa Japan. Inilista ng International Boxing Federation ang kakaibang laban na ito para sa 28 anyos na si Inoue at mahirap panawaan kung ano ang ginagawa ng 30 years old na si Dipain para mabigyan siya ng title shots. Ito ay magiging isang mahusay na laban kung si Inoue ay nagmula sana sa isang makabuluhang pinsala ngunit hindi bilang isang routine na voluntary defense. Sa totoo lang, hindi masyadong maintindihan itong mga laban ni Inoue na hawak ni Bob Arum nung nakaraan kontra sa ating kababayang si Michael Dasmariñas, samantalang marami namang legit na pwedeng itapat sa tinaguriang pound-for-pound fighter at bantamweight king na si Inoue, lalo na itong pagkakaroon ng unification fight sa matagal na naghamon na WBO champion na si Casimiro at pwede rin sa WBC champion na si Nonito Donaire. Mayroong maraming karapat-dapat na fighter sa 118 pounds division na maaaring labanan ni Inoue upang magdala ng mas mahusay na rating sa ESPN. Ang laban na ito ay 11 days bago ang Pasko, kaya ito marahil ang dahilan kung bakit si Inoue at ang kanyang kampo ay namimili ng kalaban. Ang December 14 ay sarado sa holiday, kaya marahil ay gusto ni Inoue na magpahinga sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang mas mababang fighter, kaya hindi niya kailangang magsanay ng husto dito. Ang salpukang Inoue versus Dipain ay malamang na ipakita sa ESPN na gumagawa ng isang terribleng pagpili ng kalaban kung nais ng top rank promotion na makakuha ng mga bagong subscribers. Inaasahan ng mga tagahanga na makitang harapin ni Monster Inoue si WBC 118 pounds champion Nonito Donaire sa isang unification fight o ang WBO champion na si Janrel Cuadro Alas Casimero. Ang mga fighters na yon ay mga world champions at matunog ang pangalan sa sambayanan sa sports. Sa kasamaang palad, wala ka man lang masasabi dito kay Dipain. Siya ay ganap na hindi kilala at ito ay isang kakaibang desisyon sa part ng management ni Inoue. Napiliin siya sa halip na may isang dosenang mas kilalang mga fighters sa bantamweight division. Maliban kung mayroong ilang kasunduan sa pagitan ng mga promoter ni Inoue at promoter ni Dipain. Ang laban na ito ay walang kabuluhan. Si Dipain ay nakipaglaban lang sa mga mahinang kalaban sa kabuuan sa kanyang profesional na karira sa kanyang sariling lugar sa Thailand. Hindi ko maisip na piliin ng top rank promotion si Dipain para sirain itong si Monster Inoue. Walang makukuha ang top rank sa tinapat dito kay Inoue, ang fighter na hindi man lang naririnig ng mga boxing fans sa Estados Unidos dati. Ito ay isang napakahinang laban para sa 28 years old na si Inoue kung ikumpara sa kanyang mga nagdaang laban kontra kay Michael Dasmariñas, Jason Maloney, Nonito Donaire, Emmanuel Rodriguez at Juan Carlos Payano. Si Dipain may panalo na 6 na magkasunod na knockouts pero kung pagbabasihan mo naman ang mga record ng kalaban, napaka mababang klase nito. Ito ang mga tinalo ni Dipain sa pamamagitan ng knockout: Supra Serve Konpitak na may 27 wins, 12 losses at may 19 knockouts. Sa Pia Puhasay, walang panalo, 2 talo. Bukhamad Chulumin na may 5 wins, 10 losses at may 4 knockouts. Wusitsak Saiwae na may 7 wins, 12 losses at may 6 knockouts. Jumar Fajardo na may 17 wins, 18 losses at may 9 knockouts. Wusitsaw Saiwae na may 6 wins at 8 losses. Ito ang mga nagkasunod na tinalo ni Dipain. May pag-alinlangan na ang karamihan sa mga tagahanga sa boxing pag nakarinig alinman sa mga fighters na ito. Kung titingnan ang kanilang records, natural lang na talunin sila ni Dipain. Ang laban ni Dipain kontra kay Puhasay ay debo pa nito at ang laban na iyon ay noon lang December. Tinapos siya ni Dipain sa unang round. Ibig kong sabihin, bago lang naitipat si Dipain sa isang fighter na kakapasok lang sa professional noon lang December. Tapos ngayon, maitapat na siya sa number 3 pound for pound sa buong mundo na si Naoya Inoue at tinaguri ang hari ng bantamweight division. Sa inyo namang opinion, meron bang nangyaring pag-iwas sa kampo ni Inoue kaya pinili nila itong mahinang klase na si Dipain? Ilagay lang ang inyong sagot sa comment section, basahin natin yan isa't isa.
Salamat sa inyong suporta. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe. Mag-upload tayo ng mga bagong videos araw-araw.